My God, I hate drugs. Pangulong Duterte, hindi papayag na malagay sa alanganin ang natural resources ng bansa dahil sa pamumulitika ng ilang miyembro ng Senado sa Malampaya gas field. Hindi patas para sa publiko at sa mga opisyal ng pamahalaan na tumututok sa development ng sektor ng enerhiya ng bansa. Ang resolusyon ng Senado na nag-uudyok sa ombudsman na sampahan ng reklamo si Energy Secretary Alfonso Cuzzi at iba pa, dahil sa anila'y maanumalyang share deal sa Malampaya gas field. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, nakakabahala na tila binibahira ng Senado ang development sa Malampaya. "I view with grave concern an apparent effort at the Senate to put in bad light recent developments involving the Malampaya gas field. This casts undue, undeserved, and unwarranted aspersion on the part of some of our key government officials. This is grossly unfair to them and to the public," ayon ni Pangulong Duterte. Hindi niya aniya hahayaan na malagay sa alanganin ng valuable resources ng bansa dahil sa political antics ng ilang miyembro ng Senado. Ayon kay Pangulong Duterte, pinahahalagahan ng pamahalaan ang papel at kontribusyon na ginagampanan ng Malampaya gas field sa energy security ng Pilipinas. "The government values the critical role and contribution of the Malampaya gas field to energy security. I will not allow this valuable resource to be jeopardized and embroiled in the political antics of some members of the Senate," ayon ni Pangulong Duterte. Sinabi ng Pangulo na nakita niya ang report sa sale at purchase ng stock ng Chevron Malampaya, at naniniwala siya na pribado ang transaksyong ito sa pagitan ng mga pribadong entities. "Ibig sabihin, protektado ang interest ng bansa at ang karapatan ng pamahalaan ay nananatiling intact. I have seen the report on the sale and purchase of the stock of Chevron Malampaya LLC. Based on this, I am convinced that this was a private transaction between private entities that must be respected. I am likewise convinced that, in this case, the national interest has been protected and the rights of the government remain intact," ayon kay Pangulong Duterte. Binigyang diin ni Pangulong Duterte na ang investment, foreign man o lokal, ay mahalaga sa ekonomiya ng bansa. "I will make it clear once more, investments, foreign and local, are vital to our economy. We compete for them with other countries, and our ability to do so requires me to create and maintain an environment conducive to the entry of investors," ayon sa Pangulong Duterte. Nananawagan si Pangulong Duterte sa mga mambabatas na tiyaking hindi malalagay sa alanganin ang kakayahan ng bansa na makipagkumpetensya dahil lamang sa politika. "I am calling on our legislators to ensure that our ability to compete is not jeopardized by political intrigues and innuendos. Leave business transactions in the capable hands of the business sector. Let us respect their business decisions while we protect our national interests," ayon sa Pangulong Duterte. Ang kapangyarihan aniya ng Senado na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation ay dapat na isakatuparan ng mayroong ibayong pag-iingat at nakatuon sa pagpapagiting ng mga umiiyal na batas, at hindi para sa akusasyon. "I acknowledge the power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation. I believe this power must be exercised with prudence and circumspection, devoid of reckless accusations, and focused on improving existing laws and the execution thereof," ayon ni Pangulong Duterte. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na nanatili ang kanyang buong tiwala at kumpiyansa kay Secretary Cuzzi, at mananatili ito sa pwesto. "Let me reiterate, Energy Secretary Cuzzi has my full trust and confidence and shall remain at the helm of the department he heads," ani Pangulong Duterte. Magandang araw sa inyo lahat. Magre-recap po ako ng day 4 to 5 ng mahalin natin ang Pilipinas Ride. Ngayon po ay nasa barge tayo, ferry, galing Allen Samar, papuntang Matnong, Sorsogon. First time ko po sa route na ito, sa ferry na ito, at maalon siya, at sinabi nila normal daw talaga na maalon itong ferry na papuntang Samar to Sorsogon. Yung day 4 to 5 natin ay Leyte to Samar siya na ride natin. Nakita natin doon sa Southern Leyte na marami pa rin mga areas na nangangailangan ng tulong dahil hindi pa talaga sila nakarecover at nakabangon sa bagyong Odette, and marami din sa kanila ang humingi ng tulong sa akin. Karamihan talaga ang hinihingi nila ay mga construction materials para sa mga bahay nila. And of course, yung mga hindi nila kontrolado ay yung mga restoration po ng kuryente at restoration ng signal ng internet nila at cellphone nila. Makikita namin doon na sa ride ng Leyte to Samar, meron talagang pinagkakaiba yung mga lugar na in terms of
infrastructure development, yung mga lugar na hindi masyado maganda yung peace and order nila. So na ikukumpara nyo po doon na sa ride from Leyte to Samar, nakikita nyo talaga yung mga may problema sa peace and order ay mukha talagang hirap yung mga lugar. At nakausap din namin talaga yung mga locals, no? And sinabi talaga nila, kailangan namin ng tulong dito, hindi stable yung aming lugar at wala talagang nagninegosyo, walang trabaho para sa amin dito sa aming lugar. Particularly talaga din dyan sa Samar. Nag-stop over tayo, nag-rest tayo overnight sa Tacloban, nag-stop over tayo sa Katbalogan, and nag-rest overnight naman tayo sa Kalbayo. First time ko din yung pagdaan natin sa Kalbayo to Allen naman. So first time ko doon at nung nadaan ako sa may bayan ng San Isidro, naimbita ako sa kanilang fiesta ngayong May 13 to 14. At kailangan natin bumalik doon ngayong May dahil nag-promise ako sa kanila na makikikain ako sa, at makikicelebrate ako sa kanilang fiesta. At masaya naman ako dahil na-meet ko dito sa route na ito yung viral artist at sikat na artist na si Francis Diaz. Siya yung tinatawag na bubog artist, yung mga basag na mga bote, ang kanyang ginagawang art. Meron siyang ginawang portrait namin ni Apo BBM. So pinadala niya sa akin. And yung kay Apo BBM, dinala ko na din. Ang sinabi ko sa kanya na yung papadala ko lang at ibibigay ko kay Apo BBM kapag nagkita kami. Meron ding isang child artist, no, na ginawa nila ako ng drawing. Napakaganda ng drawing dahil alam mong ako, pero walang mukha yung kanyang portrait na nagawa. At nakatanggap din ako ng mga bulaklak, may orchids din na binigay sa akin. And napakasaya dahil itong mga experience na ito ay hindi natin may experience kung hindi natin ginawa yung mahalin natin ng Pilipinas ride at hindi din natin makikita yung sitwasyon dyan sa mga lugar na yan kung hindi natin nagawa yung mahalin natin ng Pilipinas ride. At nagulat ako sa reaction ng mga tao dahil ang dami ko palang kaibigan na dito sa Samar. Sa Leyte, medyo expected na yon na kilala nila ang Duterte dahil yung aking family sa father side, mga Roa, ay galing na Liloan, Leyte. Pero dito sa Samar, nagulat ako dahil ang dami nila na nag-welcome sa akin at meron silang mga bimoo ng mga parallel groups. So ngayon ko lang na-realize na madami din pala talaga akong kaibigan na dito sa Samar. At lagi nilang sinasabi sa akin kapag dumadaan ako na huwag mong kalimutan ang Samar. Kailangan namin ng tulong dito. Yung isa pang experience ko ay yung mga hindi ako kilala. Hindi nila ako kilala. Tapos kapag naririnig nila, nagsasalita ako sa mic. Sinasabi ko, good morning ma'am, magandang umaga ma'am, Sara Duterte po. Nagsasmile na sila dahil nare-recognize na nila na nabibigyan ng mukha yung pangalan na para sa kanila at nagiging masaya na sila. Nakasimangot sila sa una, pero nung sinasabi ko na magandang umaga, Sara Duterte, nakasmile na kaagad sila at sinasabi nila, Duterte, Duterte. Isa din sa mga highlights ko sa pagbisita doon sa Samar ay nakagawa sila ng bagong chanta para sa akin base sa viral na paru-paru G. Gumawa sila ng Sara Sara D. Ulit-ulit nila sinasabi doon ng Sara Sara D. Samar natin. Tapos na tayo na matlong sa sugon. Nakikita niyo sa likod natin ngayon ang mga truck at mga bike na nasa likod ko. And excited na kami na makarating ng Sorsogon, Albay, Camarines Sur at Camarines Norte. And sa mga kaibigan namin dyan, makikita-kita po tayong lahat in the next 2 days. At sana ay makapagkamustahan tayo at makapagsura tayo para meron tayong mga remembrance sa mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat.